Tumayo po tayo. Kagalakan at tutugin ng gitara at ang kakayagayang lira. Ipanin nyo ang trumpeta sa ating pagkabagaba. Sa Diyos tayo'y tumama sa ating mga kaaway, tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tutugin ng gitara at ang kakayahan. Ipanin nyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumain nyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin ho natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalatian. Panginoong aming Diyos, sari ng dami, Amang makapangyarihan, Panginoong Yesu Kristo, buktong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, kau na lalo sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Yesu Kristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinalaga mo ang unang ani ng iyong mga apostol sa pagdanak ng dugo ni Santiago. Ipagkaloob mong tumibay ang iyong sambayanan sa kanyang pagpapahayag ng pananampalataya at lubusang pagkakamit ng pagdalangin niyang puspusan
sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Corinto. Mga kapatid, kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak, kumbaga, sa sisidlan ay palayok lamang upang ipakilalang ang di malirip na kapangyarihan ay sa Diyos ay hindi amin. Ginigipit kami sa kabi-kabila, ngunit di nagagapi. Kung minsay nag-aalinlangan kami, ngunit di nawawala ng pag-asa. Pinag-uusig kami, ngunit di nawawala ng kaibigan. Naibubuwal, ngunit di tuluyang nailulugmok. Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng katawan ko'y mahayag ang kanyang buhay. Kami laging nabibingit sa kamatayan alang-alang kay Kristo upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Ano pat habang ako'y dahan-dahang namamatay, nagkakaroon naman kayo ng buhay na walang hanggan. Sinasabi sa kasulatan, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Bunga na gayong diwa ng pananampalataya, nagsasalita rin ako sapagkat ako may sumasampalataya sapagkat nalalaman kong ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Hesus ang siya ring bubuhay sa akin kasama niya at magdadala sa inyo at sa akin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay sa kapakanan ninyo upang sa pagdami ng mga nakatatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang, nagsiawit. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila anong rikit. Dakilang ang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawawa. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis sa sariling bayan namin, kami rupoon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning masasaya't natutuwa. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Tumayo po tayo. Hallelujah.
totoo bilang mabubuting tao. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang kanyang mga anak. May ibig silang hilingin, kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana'y ipagkaloob ninyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatan na makaupo sa makaupong katabi mo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatain ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatain ko ay babatahin nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo ay para sa mga pinagandaan ng aking ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ay nagahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang sinusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip ang sinumang sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod, at sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Sa araw pong ito, pinagdiriwang po natin ang kapistahan ng isang apostol, si Apostol Santiago. At maganda po no sa ating pagninilay, lalo na po sa ating unang pagbasa. Sinabi po ni Pablo at malinaw, ano ba tayo bilang Kristiyano? Na ang lahat na meron tayo ay hindi dahil sa sarili nating kagalingan. Pero sinasabi niya, tayo'y sisidlang palayok. Tayo'y lalagyanan. At saan galing ang laman? Galing sa Diyos. Ang taglay natin ay ang kabutihan ng Diyos. Ang taglay natin ay ang pagmamahal ng Diyos. Yun ang nakalagay sa sisidlan natin. Hindi dahil hindi lahat dahil sa kapangyarihan natin, hindi dahil sa kagalingan natin, kundi kinikilala natin na ang lahat ay mula sa Diyos at ang buhay natin ay buhay ng biyaya. Huwag mong isipin na pag ang tao ay marami siyang biyaya, iniisip kagad natin maraming pera. Hindi ho. Hindi lang ho doon nakasalalay ang biyaya ng Diyos. Marami nga ho dyan, mayaman nga, hindi naman masaya. Marami nga dyan, nakatira sa kondo pero nag-iisa. Ang buhay natin ay buhay ng biyaya. At taglay natin ang kabutihan ng Diyos. Kaya unang itong paalala sa atin ni San Pablo. At dahil taglay natin ang biyaya ng Diyos, anong paalala ni Jesus para sa atin? Sa ating unang ebanghelyo, narinig po natin na ang nanay ni Santiago at Juan
ay lumapit kay Jesus para hingin ang pwesto para sa kanyang mga anak. Kumbaga, may baker sila. Yung nanay, yung baker. Sinasabi, Panginoon, kung papahintulutan ninyo ang mga anak ko ay isa sa kanan, isa sa kaliwa ninyo. Pero ang sabi ni Jesus, o nakita niya yung 10 alagad ay nagalit, ang iniisip nila ang pagsunod kay Jesus ay pagiging mataas, pagiging dakila, pagiging may posisyon. Pero ang paalala ni Jesus, kung gusto mo maging dakila sa kaharian ng Diyos, ikaw ang maglingkod sa lahat. Kaya kaugnay ng ating unang pagbasa, ang taong naglilingkod, ginagamit ang biyaya ng Diyos para iangat ang iba. Iniisip kasi natin, pag ang biyaya ng Diyos pumasok sa buhay ko, para sa ikaangat ko lamang yon, para sa aking sarili, bahala na kayo dyan. Basta ako, biniyayaan ako ni Lord, eto na, lahat ng talento ko, akin lang yan. Bahala na kayo. Pero, ang paalala sa atin ni Jesus, kung gusto mo maging dakila sa kaharian ng Diyos, maging lingkod ng lahat. Hindi pagiging mataas, hindi pagiging dakila ang hangad, pero ang taong sumusunod sa mahal na pong Jesus Nazareno ay merong laging kahandaang maglingkod gamit ang mga biyaya ng Diyos sa Kanya. Kaya tayo binibiyayaan ng Diyos. Kaya tayo binibigyan ng Kanyang buhos-buhos na biyaya. Pwedeng mga talento, lahat ng ating mga kakayahan, biyaya din ho ng Diyos ito. Ang ating karunungan, biyaya ho ng Diyos ito. At paalala sa atin, gamitin natin para sa paglilingkod at ang iba ang maiangat natin. Si Santiago ho ay apostol ni Jesus at ginamit niya ang mga biyaya ng Diyos sa kanya para ipahayag si Jesus na maiangat ang mga tao patungo kay Jesus nang makilala nila sino si Jesus. Ito yung biyaya na ginamit niya sa paglilingkod. Ikaw ba? Paano ka ba binibiyayaan ng Diyos? Anong laman ng sisidlan ng iyong puso? Sana ang biyaya ng Diyos ay gamitin mo para ang iba ay makilala si Jesus. Gamitin ang biyaya nang maiangat ang kapwa natin patungo kay Jesus. Amen. Tumayo po tayo. Minamahal ko mga kapatid, si Santiago, kapatid ni Juan, ay tinawag mula sa pagsusulsi ng kanyang lambat upang sumunod kay Kristo. Sa tulong ng mga apostol na natutong maglingkod sa iba, manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag ng mga apostol. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag ng mga apostol. Ang mga lingkod ng simbahan, naway, gampanan ang kanilang tungkulin sa diwa ng paglilingkod at paglalaan ng sarili. Manalingin tayo. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag ng mga apostol. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway, makatupad sa kanilang tungkulin ng may katapatan at pag-aalay. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag ng mga apostol. Magkaroon nawa ng maraming kabataang bukas loob na tutugon sa tawag
para sa pagpapari at buhay relihiyoso. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag ng mga apostol. Ang mga may sakit, naway matutong makibahagi sa kalis ng paghihirap ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag ng mga apostol. Ang mga yumao, naway tanggapin sa kagalakan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag ng mga apostol. Diyos na aming Ama, tulungan nawa kami ng mga panalangin ni Santiago sa paglalapit namin sa iyo ng aming mga kahilingan. Nawa ang paglalakbay namin ito sa buhay ay mamukod sa paglilingkod sa iba. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dalisayin mo kami pakundangan sa nagliligtas na binyag ng iyong anak upang sa kapistahan ni Apostol Santiago na niloob mong unang makainom ng kanyang kalis, kami makapaghandog ng haing mong tinanggap na matamis sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan na sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming naririto ay tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kalangitan. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakilan
ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bula, sa bilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Hinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso,
at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin. Alang-alang sa iyong kaligtasan. Batid ko kung sino ikaw. Akong pastol mong sayo'y nag-alaga. Batid mo rin kung sino ako. Na nagmamahal sa iyong lubos. Handa kong ihalay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Kahit
na mawalay ka sa aking pini. Ikaw ay aking hahanapin, at kapag ika'y natakpuan, pauwi sa balik at ko'y papasan. Handa kong ialay ang aking buhay alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin alang-alang sa iyong kaligtasan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ng Itim na Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami tulungan mo pakundangan sa pagdalangin ni Apostol Santiago. Ngayong sa kapistahan niya ay masaya kaming nakinabang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyoko ang inyong ulo para sa pagbabasbas. Ang Diyos na nagtayo ng simbahang nasasalig sa mga apostol ay magawad nawa sa inyo ng pagpapala bilang tugon sa mga panalangin ni Apostol Santiago ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos nawa ay siyang magbunsod sa inyo para tularan ang halimbawa ng mga apostol upang inyong mapatunayan sa lahat ang inyong katapatan sa Kanya ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang aral ng mga apostol ay nagpapatatag ng inyong pananampalataya. Ang kanilang mga panalangin ay magbunga nawa ng inyong pagsapit sa tahanang tunay at walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka.
panahamin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati panahamin.